Meron lang tayong konting babala at warning sa pagkain ng hipon, pero meron din naman siya mga benefits eh. So, depende sa tao, kung senior ba, buntis ba, may hika pa. Merong iba, may benepisyo ang hipon. Yung iba naman, mag-a-allergy, baka may side effect na mangyayari. So, good or bad ba for you ang hipon? Pwede ba araw-arawin? Actually, hindi naman dapat kahit anong bagay araw-arawin eh. Siguro mga once or twice a week, ganun lang karami ang pupwede. Papakita natin muna yung benefits, mamaya yung mga side effects kung sino hindi pwede kumain. So, ang hipon, ang maganda sa hipon, dito muna tayo sa positive, marami siyang protina. So, very important ang protein, di ba? Protein pampalakas. So, imbis na protina sa baboy, sa baka, yung protein ng hipon maganda at low calorie siya. Mababa siya sa calories. So, pag hipon lang, lalo na kung boiled or steamed lang siya, hindi siya mataas sa calories. So, hindi siya nakakataba, high protein pa. At marami siyang vitamin B12, meron siyang selenium. Pareho yan maganda para sa dugo. Pagdating naman sa isda at seafood, diba sinasabi ko sa inyo, mag-iingat tayo sa mercury content. Kasi karamihan ng mga isda at mga seafoods, merong mercury kasi ang dagat natin, hindi na malinis. Marami ng pollution. Kaya kung mas malaki yung isda, mas matagal yung seafood sa dagat, mas tumataas yung mercury content. Dahil maliit lang ang hipon, maiksi lang ang buhay niya, mababa, low mercury seafood siya. So, medyo maganda. Hindi marami ang mercury niya, mababa. Pero meron pa rin kahit konti. Nutritional data, tingnan mo ah. 8.7 grams of protein per 10 pieces. 10 perasong medium size, almost 9 grams of protein. Napakaganda. Meron din siyang mataas na selenium, 34%. Ayan, no, vitamin B12, zinc, vitamin E, iodine. So, marami siyang mga benefits din. Pagdating sa puso, seafood siya, para siyang isda, ay may tulong siya sa heart disease. Sa high blood, hindi rin siya nakakasama. Ngayon, ang issue lang sa cholesterol. Ngayon, ayon sa pag-aaral, ang makolesterol talaga yung ulo eh. Hindi mo mahilip. Pero kung hindi naman mataas ang cholesterol nyo, okay naman siguro. Pero kung yung katawan lang, hindi naman ganun kataas yung cholesterol. Ayon sa pag-aaral, ang hipon, nakakataas ng good cholesterol. Mabuti yon. Pero nakakataas din ng bad cholesterol. So, medyo balance siya. Yung bad cholesterol, natataas niya yung good cholesterol. So, pwede naman kumain. Pero kung hindi naman ganun kataas ang cholesterol, pwede naman hinay-hinay lang. Siguro ganyan, mga 5 pieces, 6 pieces, pwede na. Sa buntis, dahil mababa siya sa mercury, pwede naman kumain. Pero siguro, hindi rin madalas. Siguro once a week, ganun lang. Once a week hanggang ganun lang. Mga 5, 6 pieces, pwede na yan. Meron ding iodine ang hipon. Maganda rin to. Kailangan din ng buntis ng iodine. So, pwede kumain pero konti lang. Maganda ang nutritional profile niya. Oh, hindi ganito. Medyo mamantika. Napakita ko. Dapat steam lang to. So, anyway, mataas siya sa animal protein, 9 grams. Low calorie. Mataas siya sa zinc. Zinc. Maganda ang zinc, ha? Immune system para sa sperm, sa semilya ng lalaki. Wound healing, vitamin E, antioxidant para sa balat, maganda ang vitamin E. Ito talaga ang power o lakas ng hipon, protina. Yan ang kailangan natin, di ba? Hindi kasi pwede puro kanin na lang tayo ng problema sa kababayan natin, di ba? Buong araw, puro na lang tayo carbohydrates. Sa umaga, pandesal lang, o ano pa ba? Pandesal, kape, ensaymada, puro protein. Tanghali, kakanin, di ba? O, puro carbohydrates. Kailangan natin may protein. Ito, maganda siya, may protein. Di ba? Mas healthy to kaysa sa baboy at baka ng protein. High protein repairs bones, muscles, blood, and skin. Maganda, meron siyang vitamin B12. Yan, no? Pwede ito sa mga seniors, sa nerves, oh, namamanhid, oh, sa blood cells. Selenium para sa utak. Kailangan to sa utak. Zinc. Reproductive system, tulad na sinabi ko sa semilya, pati immune system, di ba? Zinc, panglaban ng infeksyon. Pag may COVID, zinc ang panlaban, di ba?
para sa puso, para sa utak, maganda. Meron siyang astaxanthin. Astaxanthin ang antioxidant na maganda sa puso, maganda rin sa utak. Pero ang hipon merong mga downside. May mga tao na hindi po pwede. 'Di ba? Unang-una, pagdating sa omega-3 fatty acids, mataas ang omega-3 fatty acid, ito mabuti 'to, 'di ba? Ito yung fish oil eh. Meron 'yan sa mga salmon, sa mga sardinas, sa bangus meron din. Pero ang hipon, medyo mababa ang omega-3 niya. So hindi ganun karami ang benefit niya. Ito, mababa siya sa omega-3. O, 15% lang. Ang salmon, 52%. Sardine, 86%. Mga mani, 94%. So, medyo mababa siya sa omega-3. Okay? Ang problema pa sa hipon, dahil nga seafood siya, pwedeng magkaroon ng mercury content. Although, mababa nga siya sa mercury, meron pa rin mercury. Kaya sa buntis, hindi pwede masyado marami. Okay? Kahit sa ordinaryong tao, hindi rin pwede araw-arawin. Siguro once a week, twice a week, pinakamadalas, okay na yon. Isa pang problema natin sa seafood at sa hipon, itong issue ng microplastics, bago pa lang to. Kasi nga, lalo na sa Pilipinas, ang taas ng gamit natin ng plastic, di ba? Tinatapon lang sa basura, napupunta sa dagat, yung mga plastic, hindi na aagnas yan, naghahalo sa tubig, kinakain ng mga seafoods natin. Kaya yung mga hipon, pwedeng merong microplastics na hindi natin nakikita. Pag kinain natin yung mga seafood na yan, pwede masira yung reproductive function at merong mga sira sa immune system natin. Yan ang problema sa pagkain natin ngayon. Isa pang problema sa hipon, 90% ng mga allergy sa pagkain, hipon. One of the top causes ng allergy yan. At yung allergy, merong iba konting katikati lang, pero may iba matindi yung katikati, matindi yung mamaga yung mukha, babagsak blood pressure, magsusuka, hihikain. Kaya yung mga may hika, may severe allergy, ingat-ingat din sa hipon at seafoods, di ba? Kung may allergy kayo, yung iba nahihilo, iba bumabagsak pa blood pressure. At syempre, ingat din sa food poisoning. Kasi minsan yung hipon, syempre, mahirap din bumili nito, naka-refrigerator. Baka mamaya hindi sapat yung lamig, mabilis mapanis, masira, magkaroon ng bakterya. Oo, dapat lutong-luto. Ano, lutong-luto. Kasi mamaya, spoiled siya. Makikita mo sa kulay, dapat lutong-luto siya. Red na red siya. Okay? At lastly, ayaw natin masyado yung prito. Di ba ako, favorite ko, tempura, may balot, nakalubog sa mantika. Pag fried foods na kasi, nalubog sa mantika, high calorie na siya. High fat na siya. So, hindi na siya ganun ka-healthy. Mas gusto mo ang hipon, steamed, boiled, pinapatong lang. Sa mga salad, hinahalo. Okay, so, yan po. May benefit siya, high protein, low fat, depende lang sa pagluto. Avoid, i-boil na lang or steam para iwas sa maraming calories at taba. Sana po nakatulong to. So, pwede naman kumain ng hipon. Pag buntis lang, hinay-hinay. Pag senior, hinay-hinay din. Kahit sa mga bata, ayaw rin natin masyado marami. At sa mga may hika, konting ingat. Pero otherwise, kung once a week, twice a week, siguradong fresh to, marami rin tayong makukuhang benepisyo. Salamat po.